Hello mga kabahay! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Leslie Lazarte, your friendly real estate broker. Nung nakaraan tayo po ay nag-house tour ng isa sa pinakamalaking single detached house here in Idesia Dasmarinas. And for today, I will still give you another single detached house here in Idesia Dasmarinas. At ang maganda po sa bahay na ito is that we already have a ready for occupancy unit available for this house model. So kung kayo ay naghahanap ng mabilis malipatan na bahay, this house model is for you. Ladies and gentlemen, welcome to the Gaia house model. Welcome to the Gaia Single Detached here in Idesia Dasmarinas. The Gaia model is a two-story single detached house with a lot area of 100 square meters and a floor area of 63 square meters. Since this is a single detached house, we have an extra lot here on the side, may lote tayo sa harap, and you have an extra lot on all the corners or all sides of the house. So the Gaia house model is fully finished on the exterior. So fully painted po tayo sa labas and the moldings are included. Our construction material is reinforced concrete or buhos. And yung ating pong roofing is made of painted GI sheet. So Gaia house model is a bare finish. So meron po itong provision for 3 bedrooms, 2 toilet and bath, and 1 carport. So pasukin po natin si Gaia house model. Yan. So, very minimalist, no? Napakaganda po ni Gaia house model, guys. Yung ating pong property line, yung 100 square meters is from here. Let me show you. Yan, hanggang dito po, hanggang likod. And you have here your extra lot for your pocket garden and you have here your 1 carport. So, what makes a Gaia model special is because kasama po itong carport na may trellis. So, metal trellis po ito na napakaganda ng design niya. Very modern. And ang turnover po natin ng ating garage is cement. Okay, so wala po siyang tiles. This is only cement. And you have here your 1 carport. And this is your pocket garden. So, ang turnover lang po natin ng ating loop, ng ating pong mga extra lot is leveled soil or lupa lang po. Ayan. So, ang ganda po, di ba? Yung ating roofing, ganito na rin po yung turnover niya. So, it's very beautiful. So, let me show you the 100 square meters. Yan. This area over here is gonna be your lanai. So, from the carport, yan, meron kang space for lanai. Connected actually ito sa iyong dining area. So, you can actually convert this into a alfresco or outdoor dining. Diba? And, tingnan po natin yung space sa likod. Napakaganda pa rin po ng space sa likod. Napakalawak. Ayan, diba? So, this area over here is your laundry or service area. Pwede po ninyo itong ipasarado no, kapag na-turn over na. And also, your house, you can put fence and gate after turnover. Yan. So, hanggang dito yung property line nyo, hanggang dyan sa wall. So, malaki pa to siguro mga 2 meters. And you still have a space here. So, hanggang dito pa yung property mo. May mga, ano ka pa dito, 2 meters po na setback. So, may mga downspout na tayo, no? And gutter. So, pasukin naman natin yung loob ng Gaia house model. So, this is the actual turnover unit, guys. So, like I said, cemento po yung ating carport. And pagpasok po ninyo, the house has a floor area of 63 square meters. And yung ating pong main door is made of metal or steel door. Double lock na rin po yung ating knob. Ayan. Wow. So, this is the size of your 63 square meters. Ayan. So, napakalawak po nito, no? You have here your living area, you have your dining, and you have your kitchen. So, what's nice about Gaia model is that apart from the fact na bawat area may distinct spaces, no? Hindi nag-share yung living sa kayong dining, and as well as the kitchen, mataas yung ating floor to ceiling na height. So, once you enter, your flooring is smooth cement finish and your walls are painted white finish, single coating. Okay? So, meron na rin po tayong
ceiling sa ground floor. I think this is the slab, kung hindi ako nagkakamali. Concrete slab po yung ating second floor. Yan. Yung windows po natin are aluminum casement window, which are very big. Malalaki po, di ba? So, ang kagandahan po niyang malaking bintana natin, it gives the house natural light and good ventilation. Yan. So, ito po yung ating living area. Pwede ka magpalagay dyan ng malaking couch or TV mo dyan. And you have here your dining area. So, yung dining area po natin, meron po tayong sliding door, glass sliding door leading to your lanay. Ang sinabi ko po kanina, pwede po ninyong gawing outdoor dining. So, kung meron kayong mga bisita, di ba napakagandang konsepto, meron kang alfresco or outdoor dining dito. Napakaganda po rito sa Idesia, guys. Napakahangin. At may ginagawa na actually house. Dito po sa Idesia, kapag natapos kayo ng down payment, itatayo na yung bahay. Pero ang maganda po sa Gaia model, meron na tayong available na RFO. So kung gusto nyo makalipat kaagad, mag-inquire at magpa-tripping, no, at makahabol kayo sa mga RFO natin na Gaia. Okay, so going back, this is your kitchen. Your kitchen is bare finish, no? Meron po tayong stainless sink with gooseneck faucet. And you have your open cabinet. So, wala po tayong cabinet. But, the house already has outlet provision. So, ito po yung magiging pwedeng ref, di ba? Or maging range hood ninyo. Maging ano yan, lutuan. And, may mga socket na rin po tayo for the electrical, for the ilaw. And you have here your circuit breaker. Ayan. And then, ito pwede rin maging ano to, ref. So, it's up to you kung alin dito yung gagawin mo range hood, di ba? Saka lutuan, burner. Yan. So, the Gaia model has provision for 3 bedroom and 2 toilet and bath. And this is your common toilet and bath on the ground floor. So, we have 40 by 40 tiles, centimeter tiles on the flooring. And the walls are plain white finish. Complete bathroom fixtures din po tayo. So, may have here your sink, you have your toilet bowl, and your shower fixtures. Kompleto na po yan. At meron din tayong PVC door. Yan. By the way po, no, yung advantage po nung bare finish, mapapansin po ninyo, hindi sila naglagay ng tiles to give the buyer freedom to design their own home or space, di ba? Kasi sa napansin ni Idesia na iba-iba yung mga taste ni buyer when it comes to the tiles. Iba-ibang color ang gusto. So, they decided na ang i-turn over po nila is bare finish so that you can choose your own styles na gusto mo, di ba? Kung gusto mo ng white or kung gusto mo ng dark tiles, you have the freedom to choose or design. And all renovations are possible after turnover. Okay, so this is the door leading to your laundry and service area. So, hanggang dito po yan. Malaki pa yung inyong laundry, no? Yan, hanggang dito pa. Wala po tayong bakod sa likod. This is just a model house. So, kapag na-turn over, pwede po ninyong palagyan ng bakod. Ayan, single detached po tayo. So, lahat ng corner ng bahay, mayroong lupa. Hindi ka nakadikit sa kahit saang katabing property. Okay. So, once we go up, mapapansin po ninyo, ang hagdanan po natin is made of concrete and metal hand railings. So, cemento po yung ating pong hagdanan. Yan, and bakal po yung ating hawakan. So, matitibay at malalaki po yung ating mga bakal for the metal hand railings. Yan. So, once you go on the second floor, mapapansin po ninyo, wala po tayong partition. So, open layout design po tayo for the second floor. Yan. So, this home actually has a provision for 3 bedrooms. So, kasya po dito ang 3 kwarto. And we have a common toilet and bath. So, dito po, you can put here 2 bedroom and you have here your master's bedroom. Yan. Ito yung space mo ng master's. Let me show to you the space for the master's. Yan. Kasi yan, dito yung ngayong balcony. Yan. So, marami tayong bintana, no? Ang aliwalas. Mahangin yung loob ng bahay. Saka, malalaki yung mga bintana natin. And not only that, the 3-bedroom, guys, has a provision for air condition na. So, hindi ka na mahihirapan kung paano mo lalagyan ng outlet provision. So, meron na po siya nakaabang.
So mataas yung ating floor to ceiling na height, and our ceiling is turned over like this. So may mga nakaabang na po tayong mga outlet. Yan. So kung maglagay ka ng partition, ikakabit na lang yan ng contractor mo. So alam na nila yung gagawin. May mga outlet na rin po tayo sa mga walls. Diba? So let me show to you the common toilet and bath on the second floor. So parehas din po sa ground floor natin na CR. May tiles na rin po tayo sa flooring, and you have smooth cement finish on the walls. And you have your complete bathroom fixtures. You have your sink, your toilet bowl, and your shower. Yeah. So kayo na yung magpapalagay ng ceiling. Mataas naman po siya. Pwede mo itong palagyan ng mga cove lighting, yung mga gusto nyo pong mga modern na design. You can do this on your Gaia house model. And finally, the very beautiful part of this house is the balcony. Yan. So malaki po yung balcony natin. Yun ang maganda kasi pwede ka maglagay dito ng coffee table. May enjoy mo yung beautiful surroundings mo. Maganda po dito sa Idesia, guys. Almost finished na yung community. Ang dami nilang nakatayong houses dito sa phase 1. Dito po sa phase 1 located yung Gaia. At the same time, yung mga amenities po natin are already constructed. So marami na pong amenities na pwede nyo magamit ng inyong pamilya, di ba? Ito yung maganda. Kasama na po yung mga ilaw sa labas. Kasama na po yan kapag na-turn over. Ayan. So yung ating pong door sa balcony at yung sa ating service door sa baba sa may kusina, this door is made of metal or steel door. Ayan. So hindi po yan nabubulok. Yung maganda sa kanya. Okay, so tingnan naman natin yung itsura ni Gaia kapag siya ay naayusan at nalagyan ng gamit. So this is the Gaia house model dressed up unit. Tingnan natin yung itsura ni Gaia kapag nalagyan siya ng mga furnitures at naayusan ng interior design. Ayan, di ba? So napakaganda ng ating dressed up unit. Ayan. Napakalawak talaga ng inyong living area and even your dining, no? And your kitchen. They have their own distinct spaces. Saka mataas yung ating floor to ceiling na height. So this is gonna be your living area kapag naayusan. It's very pretty. May konting space ka pa if you want to convert it into small study or nook. Meron ka ditong storage area. It's up to you. And you have here your dining and your kitchen. So very cute. Diba? Very minimalist yung design. Kasha pa dito yung round table. And yung kitchen mo kapag pinaayos mo. Pinasagad niya actually doon. Diba? Hanggang dito lang yan. Yung pinalagyan mo ng cabinet. Diba? So pretty. So shell. Yan. Actually, very nice fun eh. And you have your range hood here. At ang maganda pa kay Gaia is that malaki yung likod. So if ever you want to extend your kitchen at gusto mo talaga siya ng malaking malaki, pwede mong ilagay sa likod yung kitchen mo. Dito mo siya ipapagawa. Ganda. Hanggang dito pa yung property mo. Then dito rin. Hanggang doon sa wall. Diba? Kasi meron kang lanay dito. Yan. You have here your outdoor dining, no? Pwede mong pa-letter L yung outdoor dining mo. Pwede mo pa nga itong gawan dito ng mga upuan, eh, mga couch. So it's really nice. It's very pretty. Panalong-panalo ka na kapag ito yung nakuha mong bahay. Kasi single detached talaga siya. Iba talaga yung feeling kapag nasa single detached ka na bahay. It gives you a premium feel, di ba? Very luxury. Yan, di ba? And let's go ahead and check out the second floor. And also guys, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Gaia is that malalapad yung kanilang hagdanan, yung stairs. Hindi siya masikip. So kung mag-aakyat ka ng mga gamit, pwede mong idaan sa hagdanan. Yan! Diba? Ito yung 3-bedroom sa taas. Sabi ko sa inyo, ito yung masters. Meron ka pang mini hallway. Kalain mo nagkaroon pa ng mini hallway, diba? So meron kang 2 kwarto. So 3 bedrooms talaga sa taas. 2 bedrooms and 1 masters. Pakita ko muna yung masters. Ayan. Diba? Laki queen size yung kama. At meron pang cabinet. Yung kakabinet, nakakasya yung tao. Ayan. And this is your
balcony. O, di ba? Ang cute. Yan, sabi ko sa inyo, pwede kayo maglagay ng coffee. So, in the afternoon, you can chill. Di ba? Pwede kayo magkape-kape dyan. Sa afternoon and the morning. And, 2 bedrooms, di ba? Para sa anak ninyo. Kung meron kayong 2 kids, pwede kayo actually maglagay ng double deck pa. May cabinet pa dito para sa bata. Ito yung CR, toilet and bath. Pakita ko na rin. Ayan. So, pinalagyan nila ng tiles sa wall. Then, ito yung ating turnover. Pinabago nila to. Diba? And the other bedroom. So, kung magpapagawa ka naman nito, konti na lang yung gagawin mo. Eh. Hindi naman siya sobrang major. Tiles, partition, saka ceiling na lang din naman. Diba? Maganda po dito, solid yung construction ng bahay. Buhos na semento, talagang matibay, no? So, that's about for the Gaia house model. Now, let's discuss the sample computation for Gaia model here in Idesia Dasmarinas. This sample computation is based on bank financing. The total contract price is 5,691,864.57. This total contract price already includes the transfer of title cost, the processing fee, and all the taxes and the VAT. So, kasama na po dito sa TCP lahat. And yung ating pong down payment for bank financing is 10%, amounting to 569,186.46. Now, yung ating pong down payment, guys, we have a promo for the month of August. You can avail an outright 40,000 pesos discount, no? For the down payment, ibabawas po yung automatic sa down payment for the month of August. And yung ating pong reservation fee is 30,000 pesos. So, kung gusto po ninyo maka-avail ng bahay na ito, you will have to pay the first payment of reservation fee na 30,000 pesos. So, yung ating pong down payment discount na 40,000 and yung reservation na 30,000, those will be deducted to your down payment. So, ang magiging net down payment mo na lang is 499,186.46. And your net down payment, you can actually pay this through 22 months installment at 0% interest. O, diba? Napakaganda. Your monthly down payment, including the MRI, is 25,277.50. So, magtataka ka, bakit nga meron na pong MRI or Mortgage Redemption Insurance ang monthly down payment ko? Ang ibig sabihin po niyan ay insured na po kayo kahit nasa down payment stage pa lang po kayo. Di ba napakaganda? Kahit hindi pa nata-take out o nata-turnover ang bahay sa inyo, if ever knock on wood merong mangyari po sa inyo, fully paid na po ang property. Di ba? So, ayoko sabihin napakaganda, pero ganun po talaga yung proseso nila. So, yung ating pong loanable amount, which is 90% through bank financing, that's 5,122,678.11, ito po ay iloan sa bank ni Idesia on your behalf. So, si developer po yung magpa-process ng loan. So, hassle-free po ito sa inyo, no? Especially sa mga OFW buyers natin. So, once we are approved, yung ating monthly amortization for 20 years to pay is 39,716,000. At yung ating pong required income is at least 113,000 pesos. At kung 15 years to pay naman para sa mga OFW, ang inyong monthly is 46,044 pesos. At yung required salary po nito is 131,000 pesos. So, that's the computation for bank financing. Let's discuss naman the sample computation for Gaia model here in Idesia Dasmarinas through Pag-ibig Financing. Yes, guys, available po itong bahay na ito through Pag-ibig Financing. The total contract price or the TCP is 5,691,864.57. So, parehas din po ito sa price ni bank financing. Our loan value or yung amount na ilo-loan kay Pag-ibig, that's
3,558,000 pesos. So dito si developer po or si Idesia po ang maglalakad ng loan kay Pag-ibig. All you need to do is to submit your complete requirements to the developer. Ang ating pong down payment is 2,133,864.57. So medyo mataas lang po yung down payment ni Pag-ibig, no? For Gaia model. Then we also have a discount na down payment discount for the month of August amounting to 40,000 pesos. And we also have the reservation fee of 30,000 pesos. So kung gusto po ninyong maka-avail ng bahay na ito through Pag-ibig financing, your first payment will still be the reservation fee of 30,000 pesos. So yung ating pong net down payment would be 2,063,864.57. So yung ating pong down payment discount and reservation fee, ibabawas po yun sa ating required down payment para makuha ang net down payment. At ang kagandahan naman po nito is maaari po ninyong bayaran ng installment or hulugan ang inyong net down payment ng 22 months. So yung ating pong monthly down payment for 22 months including the MRI, so meron pa rin po tayong insurance, is 96,399.24. So, dito naman po sa Pag-ibig, no, po pwede naman po kayong kumuha ng co-borrower. So, kung kayo po ay may asawa or may kapatid na may trabaho, maaari po kayong kumuha ng co-borrower. So, yung ating pong monthly amortization kay Pag-ibig for 30 years to pay is 22,488. At ang kanyang required salary is at least 64,254. So medyo magaan na po yung monthly amortization natin compared to the monthly down payment. At yung ating naman pong 25 years to pay through Pag-ibig is 24,023.87 at yung kanyang required salary is at least 68,000 pesos. Yan. So medyo affordable na talaga si Pag-ibig pagdating sa monthly amortization na stage. Thank you so much for watching my house tour for Gaia model here in Idesia Dasmarinas. Kung kayo po ay nais magpa-tripping or nais po ninyo mag-inquire tungkol sa bahay na ito, feel free to send us your inquiry through our contact form on the description box below. Yan. So may link po dyan, i-click lang po ninyo ang link at mag-fill out po kayo ng contact form. So thank you again for watching, and kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and share my videos and i-click mo na rin ang thumbs up. So once again, this is Leslie Lazarte, your friendly real estate broker, and I will see you on my next video. Bye!